standard. Yung trouble nito, simple lang, ano lang siya. Matigas lang yung ikot niya, pero may ugong. Yan, eh, marinig niyo naman yung ugong yan. Ipapower ko siya, number one. Yan, number two. Ito yung ganda yung ugong niya yan. So bali kapag ka matigas ang ikot na ganyan, madalas encounter natin sa ganyan, bushing ang sira niya. Pwede rin na ano, yung napondo na siya ng alikabok, kaya yung grasa pumasok na dun sa mismong bushing at shafting, tapos tumigas dahil natuyuan na siya ng langis. Kaya check natin, buksan muna natin mga bro. Yun, matigas. Matigas siya ikutin, oh. Bali, kung itin, gusto nyo malamang sira yung bushing niya, eh. Pagpalo mo, na, saka natin malalakan. Kasi ito matigas. Iyangat, igagalawin nyo lang to. Dapat ito wala, wala itong play. Pag nataroon siya ng play ng konti, ang mangyayari, yung rotor, eh, didikit sa stator. Kaya, hinihigop niya yung power. Hindi siya ikot. Didikit lang siya. Pero itong ano, matigas pa. So, patingin ko, baka makukuha ito sa ano, kahit na langisan lang natin. Pero, tuturo ko kung saan siya, ano, saan siya papondohan ng langis. Hindi naman tayo basta-basta bubuksan natin ng langis. So, okay. Kalasin muna natin ang buo. Ano na pala, ito na repair na dito, nilagyan lang siya ng jumper. Okay naman itong jumper na ganito mga bro, pagka open na yung fuse niya sa loob. Pero hindi siya advisable kasi mawawala ng protection yung ano, yung motor, at saka posibleng maging dahilan pa siya ng pagkasunog. Mas maganda lalagyan natin ng thermal fuse para in case na ma-reach niya yung maximum heat, maximum init, eh mag-open yung thermal fuse. Yung mga electric pan na ganito, meron silang yung capacitor nila. Yan, dalawang wire lang. Pwede kayo mag-test dyan kung ano. Kasi puno at dulo yan ng ano, ng winding. Pwede nyo mag-test dyan yung kung okay pa yung makina nyo. Pagka may ano siya, reading. Yan, iti-test nyo lang pareho. May ano yan, may reading yan. Diba? Pagka diretso na yung palo, mataas na, ibig sabihin shorted na yung ano natin. Magna. Pero kapag wala naman reading, open na siya. Mas magigi kung papalitan na lang natin. So ayun, bali ito na test na natin na yung puno, yung dalawang ano, wire ng dapat nakakonect siya sa motor. I-test nyo lang. Times 10. Ayan. May reading siya, makita nyo, ayan o. Pagka yung reading niya mataas na, tulad niya, ayan, ganyan na siya. Sira na. Pero yun, mahina pa lang. Okay, okay pa yan. Ayan, titingnan nyo, marami na siyang dumi. So kasi nangyayari yung grasa, may grasa ito sa loob. Yung grasa nito pumapasok sa shafting, papunta sa bushing. Kaya ano, tumitigas yung ikot. Natutuyo yung grasa dun sa mismong bushing.
kung ganun, pwede naman nating ano, linisan. Tanggalin muna natin itong ano niya, itong gearbox. Basag na rin itong gearbox niya, yun. Basag na. Lalo ito yung grasa, oh. Yan, possible na pumasok sa loob ng ano. Kaya siya tumigas. So, pwede nilangisan dito, pero pag nilangisan mo kasi dito, ikot siya. Kaso, ilang araw lang titigas ulit. Kasi maganda, kondoan natin yung loob mo. So, bubuksan natin yung makina. Tapos, papakita ko kung saan nilalagay yung langis. Gagamit kayo yung langis na ano lang, ganito. Yung manipis lang para mas maganda. Mga bro, bali, linisan ko muna yung ano. Tanggalin ko muna yung grasa. Bali, ito bro, bubuksan natin ngayon. Bago nyo buksan yung mga makina na ganito, check nyo muna kung nakatali pa yung kwan, kung okay pa yung pagkakalagay nyo. Pag kasi putol na yung cable tayo, binuksan nyo, baka mahugot yung mga wire. Maganda putol-putol eh, lalo lang yung lalaking sira. Pero ito okay pa naman, bubuksan siya. Tapos dahan-dahan lang pag ano ah. Dahan-dahan lang pagtanggal nito mga bro. Huwag yung pepersahin na. Tanggalin muna natin itong lock. Linisin na rin natin.
bro, linisin natin, tanggal natin mga dumi. Na pumondo sa loob ng ano. Ano mga bro, kung mapapansin nyo sa loob nitong ano, sa gilid ng bushing, meron siyang parang ano, sponge. Bali, doon kayo maglalagay ng langis. Papondohan nyo ng langis. Gamit lang kayo ng ganitong klaseng langis. Mas maganda damihan nyo yung punong-puno na siya. Kasi pumupondo yung ano eh. Yung langis. In case na matuyo, natutuyuan siya, eh tutulo yan. Para manatiling may langis yung ano, yung bushing. Manatili siyang madulas. So, okay na yan mga bro. Bala ito naman sa kabila. Sa kabila pala yung nanigas niya. Bali, dahil matigas siya, lagyan muna natin ng langis dito. Ito medyo mahirapan kayo kung sakaling hindi nyo maikot. Sumasama yung bushing. Pero ito, dahil umiikot naman siya ng konti, tsagay lang na ikutin, lalambot din siya. Hanggang sa matanggal na yung ano. Pati sa loob lagyan na natin. Tsagayin nyo lang na galaw-galawin. Tapos hanggang sa lumambot. Hindi nyo rin ano, pukpukin ng dahan-dahan. Kung meron kayong ano, yung WD-40, mas maganda. Mas madaling yung matatanggal yung ano, pagkakadikit. Yan ang kumakas. Kakapukpukin ng dahan-dahan dito. Yan, umangat na siya ng munti. Bali, lagyan pa natin ng langis dito. Ito yung tuyo na siya, oh. Yan, buwang na. Yan, pagka yung parts na to, ayan, nakita nyo yung parang nagkaroon ng gasgas. Pagka magaspang na siya, eh hindi na pwede. Kailangan palitan na natin ng bago yung shafting. Pero ito hindi naman magaspang. Pino pa rin siya. Kahit na may ganyan. Tapos kapag parang may kanto na dito sa may guhit niya, ipuin nyo. Kapag may kanto na, yun, palitan na rin. Ito okay pa naman. Oh. Bali, lalagyan lang natin ng langis dito. Mas maganda kung meron kayong liha na pino. Mga 2,000 ganyan. Ipadaanan nyo lang ng konti. Ito siyempre ayan, nakita yan. Sobrang dumi. Marami na siyang ano, marami na siyang guhit. So papalitan na natin yung ano, yung bushing niya.
pagtanaw natin yan. Dahil lalangisan natin yan tapos ibalik natin. Gagana siya kaso ganun ulit. Maninigas. Dahil yung ano niya hindi nakapino. Kailangan pino yung bushing eh. So tatanggalin natin yung bushing tapos pagtanaw natin ng bago. Tapos yung sponge na dito pagkalusaw na o matigas na, pwedeng ano yung filter ng sigarilyo. Pwedeng pang-replace yun. Papakita ko paano. Dali, tanggalin ko muna. Itong ganito. Itong ganitong klase. Ano to, madaling masira. Ito, tinanggalin natin. Kailangan. Tsaka ano. Kailangan naka-align. Itong ganito na di-disalign to pagka binalik. Eh. Kailangan maingat kayo. So, tanggalin muna natin lahat. Tulong naman yung lock niya, no? Isa na mga bro, may tao eh. Bali ito, natanggal ko na. Yung, ito yung sinasabi kong sponge. Ito buo pa, pero kita nyo, tuyo-tuyo na siya. Diba? Kaya nanigas. Kailangan ito laging ano, may langis. Yan, bali, pupunayin natin ang langis yan. Pagka naka-encounter kayo na sira na yung ganito, o lusaw na, o matigas na, pwede yung filter ng sigarilyo. Mga tatlong piraso siguro. Kasi alas pareho lang naman to ng filter ng sigarilyo. So, bali, ito yung bushing niya. Masikip pa naman to kaso magaspang yung ano niya. Yung loob. Maraming guhit. Kaya kailangan na rin natin palitan. Ayan. Hanap muna ako nito tapos palitan natin. Mga bro, ito yung papalit natin. Ayan o, bagong-bago pa. Bali, mura lang naman ito nabibili. Dati, 15 pesos pares, dalawa. Ngayon, tig 10 na bawat isa. Ayan siya, kita nyo, malinis. Ito yung sira o. Ayan o, puro guhit yung loob. Magaspang. Diba? Ito yung ano, malinis o. Dali lang naman ito ilagay. Pinisan muna natin yung ano. Hindi nyo kakalimutan yung sponge ha. Bago natin ilaklagyan na natin ng ano, ng langis. Iwasan yung mayupi. Pag na-disalign kasi, hindi mo na mapapaikot yung electric fan. Kailangan di siya ma-disalign. Bali ito, pupukuin lang natin.
yung lock niya. Pero lalagyan niyo ng ano dito. Ay, papakita ko pa. Bali, lalagyan niyo ng pang kontra dito. Tapos pupukuin niyo sa taas para ito lang yung naiipit. Huwag yung bibitawan tapos pupukuin. Hindi pwede. Madi-dislocate itong angwa niya. Itong takip. Eh, hindi niya na mapapatinoy. Lahan dito lang. Tapos pupukuin. Pupukuk dahan-dahan lang ah. Ito lang, plastic lang yung pinampupok. Yan na mga bro. So, babalik na natin. Ito mga bro, bali ilagay ko na yung bushing natin tapos yung shafting nyo, medyo magaspang pwede yung lihahin yan, kaso yung lihang gagamitin nyo yung ano na, yung sobrang pino na, kailangan yung 2000 tapos lalagyan nyo rin ng langis bago nyo pagdana kasi baka mga ano malalo lang masira pag nilihan nyo ng magaspang. Lagyan yung langis para lang matanggal yung ano, yung mga may na mga nakaangat na ano, matatalim na parts. Mas paikot nyo lang na. Yung liha natin, lagyan din natin ng langis. Yan lang. Ako yung gagamit ng magaspang na liha. Tanggalin lang natin yung mga natalim na parts. Yan, pwede na yun mga bro. Bali, huwag yung lalagyan ng persa pagka ano. Bago nyo ibalik, langisan nyo yung ano. Langisan natin. Iwasan ko lang yung ano. Lagyan din natin ng konting langis yung bushing. Ang bago. Lagyan din natin ng langis. Kapag nagpalit na yung busing, natural na titigas yung ano yan. Matigas pa rin kahit na nilagyan nyo na ng langis. So, ang gagawin nyo, pupukpukin nyo. Paganito. Tapos papalas. Ganyan-ganyan nyo na ulit-ulit. Tanggal lumambot.
kasi yung para makuha ng busing yung ano, yung tamang pesto na. Ayan tulad nito. Diba? Kasi naka, medyo nakatagilid pa yung busing nun. Kaya yung persa niya, hinaharang niya sa ano, shifting. Pero pag pinukupo niyo yun, pesto siya sa tamang ano niya, posisyon. Ayan, pwede na siya. Bali, langisan pa natin para sigurado. Dito sa ilalim. Tingnan na natin mga bro. Gawin natin ito para makita nyo na umiikot na. Ayan rin sa number 1. Ayan mga bro, umiikot na siya. 2, 3, stop. Okay na siya mga bro. Bali minsan kapag ganyan okay na, maganda na ikot. Pero pag nilagay mo ng LC, mahina pa rin ang ikot. Ibig sabihin, baka masira na yung ano natin, capacity. Baka mabagal na yung ikot niya. So ibabalik ko muna sa ano niya, pesto, tapos testing natin. Pati pala ito papalitan na natin ng ano, ng iba. Sisira na yan. Corona ng yote. Cover it na to. Hindi na yan pwede. Una mga bro. Bali, nalagay ko na yung LC niya. I-testin na natin kung ano, kung malakas pa ba yung ikot niya sa number 1. Okay na yung ikot niya mga bro. Ang lakas mo, kahit number 1 pa lang yan. Isang palatandaan na kailangan niyang langisan kapag pinatay niyo tapos huminto ka agad. Gawa ganito. Kapag pinatay niyo tapos huminto ka agad siya, kailangan ng langisan. Tsaka pagkahirap na siyang umikot. Yan. Kailangan lang langisan. Wala naman, kapag malambot naman yung ikot niya, tapos masyadong mabagal, kapasitor lang papagdan natin. So, maganda kung same value ipapalit. Tulad nito mga standard na ito, 1.5. 1.5 din na ipapalit natin. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyo.